Alright, unang bugso pa lang mga kapatid ng bagong taon, marami na agad tayong mga nabalitaan at ang bibigyan natin ngayon ng reaction video. Mukhang nga magsisimula na ata ang North Korea mga tol ng WW3. Mukhang sila ata ang magsisimula mga tol dahil talagang nanggigigil na itong kanilang leader, no, North Korean leader. No, nagbanta daw ng annihilation, no, sa South Korea mga kapatid at saka 3 spy satellites ilulunsad mga tol. At ito na nga pinagmamadali pa nila yung kanilang hukbo, no, para masimulan na yung tinatawag nilang nuke war. Mukhang sila ata may balak na tapusin na ang daigding mga tol, no. At isa pa mga kapatid, meron daw pinasabugan ng US, yan ang ating aalamin. Bibigyan natin ng reaction video mga tol, samahan lang ninyo ko. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video at commentary, syempre huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell, no, mga kapatid, para ma-update ka o ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So ito ang source ng balita natin mga kapatid mula sa UNTV. Ito, North Korean leader nagbanta ng annihilation versus South Korea. No, 3 pang spy satellites ilulunsad mga tol. So huwag na natin patagalin to, panoorin na natin to mga kapatid, no. Nangako ang North Korea na muling maglulunsad ng 3 bagong spy satellites, gagawa ng mga military drone at pangkaramihan ang kanilang nuclear arsenal sa 2024. Ito ang pahayag ni North Korean leader Kim Jong-un dahil hindi na umano mapipigilan ang gera bunsod ng US policy at sanksyon na ipinataw sa Estados Unidos. Grabe, no? Iba ang New Year's resolution ni North Korean leader Kim Jong-un mga tol. Diba ang New Year's resolution kadalasan dapat peace on earth, diba? Kaunlaran, kapayapaan. Ito iba mga tol ang plano niya ngayon 2024. Maglulunsad ng spy balloon. At talagang binobroadcast niya mga tol. Ah, maglulunsad kami ng mga spy balloon, diba? Spy satellites. Tapos ito, yung nuke war dahil nga nagagalit sila sa US mga tol. Mukhang ano kaya ang naghihintay sa ating lahat mga tol ngayong 2024? Pero siyempre mga kapatid, na kahit sabihin natin North Korea and South Korea naman yan, di na makasama Pilipinas dyan mga tol. Alam naman natin kapag sinabing WW3, pang buong munduhan na yan, pang lahatan na yan mga tol. No, ang tanging magagawa natin mga tol, hilingin sana natin o ipanalangin sana natin na wag naman sana mga tol, no? No, hahaplusin naman ng Panginoon ang puso nitong mga leader na to mga tol. Pero kung ito ay nakatadhana talaga at nakalagay sa propesiya, eh wala tayo magagawa dyan. No, mangyayari talaga yan at nalalapit na talaga mga tol ang kawakasan ng sanlibutan, no, ayon nga sa Bible. Dagdag pa nito dahil anya sa reckless moves ng mga kaaway upang sakupin ang North Korea, maaaring manong magsimula ang gera sa Korean Peninsula. Reckless move daw ng mga kaaway para sakupin ang North Korea. Tamang hinala pa siya, no? Inutusan nito ang kanyang military na ihanda ng patahimikin ang buong teritoryo ng South Korea gamit ang nuclear bombs kung kinakailangan bilang tugon sa kahit anong pag-atake. Hindi ba sila nag-iisip? Kadakit lang nila yon. Isang hakbang mo lang from South Korea, North Korea na. So kung inunok nila yung South Korea, sa tingin ba nila hindi sila madadamay? Diba? Hindi natin alam mga tol kung ano tumatakbo sa kaisipan nitong mas delikado pa to kay Xi Jinping Itong isip ng ng Norcor mga tol Ibang klase ito 'di ba? Yung South Korea nag-e-enjoy na sa buhay nila, modernong moderno na yung panahon nila, yung sibilisasyon nila talagang advanced na. Ito mga to na pag-iwanan, kala mo talaga nasa unang panahon pa no? Do mga modern din yung mga warfare nila mga tol, pero hindi ba nila iniisip kadikit lang nila yung bansang gusto nilang inuk? 'Di ba? Kadikit lang nila yun. Handa naman umanong makipag-usap ang administrasyon ng Biden sa North Korean leader, subalit dinadagdagan pa ng US ang military drills at pati na rin ang military assets nito sa Korean Peninsula. Mm-hmm. Iba rin kasi ang ni Biden no? Iba rin ang ang approach niya, hindi katulad nung kay Trump no?
So ito mga kapatid, no? Tapos meron pang isa pang balita, no? So tatlong bangka ng Houthi Group na aatake sana sa isang cargo ship sa Red Sea. Pinasabog ng US Navy. Grabe, iba na talaga nangyayari ngayon sa mundo, mga tol. Kakapasok-pasok pa lang ng 2024. Ito na agad ang mga nababalitaan natin. Pero ito, good move naman to para sa US kasi itong Houthi Group na to, mga pirata to, no? Ang aatake talaga ng mga barko to, eh. So ito, alamin din natin, dapat aware tayo sa mga balita sa daigdig, hindi lang dito sa Pilipinas, eh, no? Patay ang lahat ng 10 crew members ng tatlong Houthi-controlled small boats matapos itong pasabugin ng US Navy. Nakatakas naman ang isa sa mga bangka matapos tangkain ng armadong grupo na akyatin ng Maersk Hanzhou, isang cargo ship sa Red Sea. Ayon sa US Navy, pinaputukan ng mga rebelde ang cargo ship at nakalapit na ilang metro bago ito ma-intercept ng Navy helicopter at US warship. Ayon sa Maersk, isa sa pinakamalaking cargo ship company sa mundo na nakabase sa Singapore, ito na ang ikalawang beses na tinangka ng Houthi rebels na i-hijack ang cargo vessel. So itong Houthi group na to, mga tol, ang inaatake nila yung mga cargo ship. Siyempre yung mga cargo ship yan yung may mga dalang kalakal, mga tol, na nagpupunta sa iba't ibang mga bansa, no? Houthi rebels ang kung tawagin. Ito yung inaatake nila at i-hijack nila, mga tol. Pero buti na lang, no? Ayan, nakabantay ang US Navy at tatlong bangka ng Houthi group ang aatake sana. Ayun na, naunahan na ng US. Lagpas ang 100 drone at missile strikes na sa loob na ilang linggo ang pinaulan ng grupo sa busy shipping lane ng Red Sea. Mm-hmm. Kaya naman kinigil muna ng shipping company ang lahat ng operasyon nito sa Red Sea sa loob ng 48 oras. Nakaligtas naman ang Maersk Hangzhou crew sa pag-atake at walang nakitang indikasyon na apoy on board, kaya naman nagpatuloy ito sa kurso nito patungo sa Port Suez. Patuloy ang pag-atake ng Houthi. Grabe, no? Yung mga nakikita natin, mga tol, pang buong daigdigan na talaga, eh, no? Yung mga kaguluhan. Papansin ninyo, di ba? Mula nito, itong last year, itong 2023, di ba? Ang daming mga kaganapan. Nagkaroon ng kaguluhan sa dalawang bansa. Alam nyo na kung ano yung bansang nagkakagulo ngayon. Di ba? Tapos yung Norcor na yun, nagiinit ang puwet. Di ba? Gustong-gusto na magsimula talaga ng ano, ng WW3, mga tol. No? Tapos Pilipinas at saka China, nagkakagirian din, no? Binabaliktad lagi tayo ng China, tayo daw ang paulit-ulit na nanghahamon sa kanila, nangaharas sa kanila, mga tol. Tapos syempre etong US to the rescue. Ang dami nilang nire-rescuehan, eh, no? Ang dami nilang tinutulungan, mga tol, eh. Kaya bumabagsak na rin ang ekonomiya ng US, mga tol, eh. At sinasamantala naman 'yan ng ibang mga bansa, mga kapatid. No? Talagang ang mundo natin ay parang hindi na papunta sa pabuti, no? Kundi pasama na talaga ng pasama at hindi natin alam kung ano pa yung mga susunod na mangyayari, mga tol. Yung mga nangyayari ngayon sa daigdig, mga tol, ito yung ano, eh, propesiye, di ba? Hula na yan, eh. Nakalagay na yan sa Biblia, di pa tayo pinapanganak lahat, eh. Hindi pa tayo sinisilang sa mundo, nakasulat na yan. Ito talaga yung katotohanan, ito yung patotoo, no? Na talagang tunay yung banal na aklat, mga tol. Hindi ito yung tipong sinasabi ng iba, sulat lang ng tao yan, sulat lang ng tao yan. Lahat ng mga kaganapang nangyayari ngayon ay binanggit na dyan. Diba, pagtindig ng bansa laban sa bansa. Actually, nangyari na nga yung 1 and 2, eh. No? At pinapangambahan ngayon ng mga eksperto yung pagsabog ng kaguluhan ulit dito sa South China Sea, diba? Lalo na ngayon, nalalapit na ang ano, ng pole daw sa Taiwan, mga tol. At syempre, ang Taiwan gustong-gustong sakupin yan ng ano, gustong-gustong kunin yan ulit ng China, mga tol. So ano kaya ang mga naghihintay sa atin ngayong taon na to, no? Ikaw, comment ka na lang, kapatid, sa baba, no? At ang pag-iinit ngayon ng North Korea, talagang grabe, matindi rin 'yon, mga tol. At damay-damay na tayong lahat diyan pag sumiklab 'yan, mga tol. Kasi nuclear 'yung gusto nilang mangyari, mga tol, eh. North Korea, nuclear ang gusto nilang mangyari, eh. So, hindi natin alam, mga tol, kung ano sasapitin natin kapag ganyan. Alright, so hanggang sa muli, mga kapatid. Ako nga pala si Shobaldi. Ingat kayong lahat at mabuhay kayong lahat, mga kapatid. Peace out.